akin kung paano kumita ka na pera. Now, ang okasyon natin, hindi na uubos. Sabi ko nga eh, dumating ka ba sa point na nagtanong ka, bakit may mansari? Di ba dati wala naman mansari? Way back mga 20 years ago, bakit may mansari? Kasi hindi lahat umaabot ng anniversary. Tama ko ba? Guys, in short, simula January hanggang December may okasyon. January, may New Year, Valentine's, bakasyon, swimming, fiesta, pasukan, graduation. Ang daming okasyon. Hindi pa, isabayo pa yung birthday mo. Ako, hindi po ako nagsiselebrate ng birthday ko. Nagsiselebrate ako pag meron akong bagong skills or bagong achievement na nakukuha. Kasi ang tanong ko, anong meron at nagsiselebrate ka sa pagtanda mo? Di ba nag-antay ka lang ng isang taon after 1 year, celebrate tayo? Anong point ko? Again, walang mali sa ganon kung kumikita ka ng maayos at hindi ka nagigipit. Maraming Pilipino lagi nagko-complain wala silang pera, pero pag birthday, pag fiesta, maghahanda. Ang tanong ko, anong meron sa paghahanda mo? Maliban sa marami ka ng hugasan, pag hindi pa masarap yung luto mo, kinantsapan ka pa nung nakikain sa'yo. Grabe naman yung spaghetti, wala man lang hotdog, di ba? Yung sauce pa ketchup. Now, ano ang point ko, guys? Kung nasa mundo ka ng employment, ubos na yung energy mo. Kaya marami po tayong mga ino-offer ng business na pag mga empleyado ang laging sagot, pasensya ka na, wala akong time, pasensya ka na, hindi kayo mag- kasi nga, ubos na talaga. Dinesign siya na ubusin, yung kaya nga, sa may mga work, you need a lot of energy para mapagsabay mo ang pag-network at the same time, trabaho nyo. Sa mga hindi pa lang po kumikita ng sobrang laki, kung single ka lang naman, I do suggest take the risk. Mag full-time ka, mag-resign ka, wala pong masama sa nagugutom kasi isa lang sure ko. Pag nagugutom ka, lalo ka nang gigigil. Lalo doon lalabas ang tibay mo. Kasi pag, at huwag kayong matakot kasi wala pa naman po na tao na namatay sa gutom. Tandaan mo, tambay nga, walang trabaho, tumataba. Diba? Nakakainom niya, nakakapanood niya, sino, nakakapasyal. Ikaw ba kayang may pinaglalaban ka? Ikaw ba kayang nagtatrabaho ka? Imposible, hindi ka mabubuhay, kaya mo yan. Ang tagal pa ba, di ba ang tao, 40 days bago mamatay pag walang kinakain. Kaya, really, ang hirap naman, kaya kung medyo malaki-laki ka, napakaswerte yung mahaba-haba yung stock mong pagkain sa katawan mo. Okay. To cut the score short, guys, tingnan mo ha, ang employment, malalaman mo lang kung successful ka or hindi after 6 years old. Pag nag-retire ka, kasi normally dapat at age of 20 to 25, you have a regular job. After 20 or 40 years, mga 60, doon ka pala magre-retire. The problem of retiring at 40 years, 60 years old ka na, mai-enjoy mo pa ba ang buhay? Hindi ka ba nagtataka bakit ang senior citizen may discount? Alam niyo kung bakit? Bakit? Di ba sa mga transportation may discount yung senior citizen? Yes! Kasi di na rin naman sila naglalalayo. Lagi lang naman sa bahay. Pagkain, bakit sila may discount? Ang dami ng bawal, hindi naman makakain ng maayos. Panonood ng sine, bakit sila may discount? Wala mo na rin matay. Ano po, guys? Kung pwede kang yumaman na bata ka, bakit aantay mo pang tumanda? Life begins at 40. Diba? Bakit yun ang haba-haba ng buhay? Pinantay mo yung 40 bago magsimula buhay mo? Parang sabi ko nga sa mga 40 years old, kailan ka pupunta ng Boracay at magtutupis kung kailan 40 ka na? Patatakbo-takbo ka dun, no? Pag limo no, may plancha. Uy, gusot-gusot ka na! Diba? Pinapakita yung tupis mo, makita yung mga cellulites mo, stretch marks mo, diba? Guys, don't ever allow someone kung ano ang programming nila, yun ang maging reality nyo. Always remember, there's a reason why you have a fingerprint. You have your own journey, you have your own life. Yes. Don't ever allow someone na nakawin nila yung pangarap mo. Yes. Lahat tayo may kanya-kanyang gusto sa buhay. Kaya ako, reminder ko po sa mga magulang, you are there
to be an advisor and mentor ng mga anak nyo, but you are not there to alter kung ano ang gusto nila. Alam nyo ba na pag ang anak nyo mahilig, pag binigyan mo ng laruan, sinisira niya, binubuksan niya, bigyan mo siya ng laruan na pwedeng tanggalin at biglang ayusin. Huwag mo siyang papaluin at huwag mo siyang papagalitan. Kasi iba yung gusto niya. Ito yung mga tao na pwedeng maging engineer, pwedeng maging scientist. Kung papaluin mo siya palagi, maa-alter yun at hindi lalabas yung totoo niyang gift. More than 90% sa tao sa mundong to. Kaya nga, it's so, ako, isa po sa pinaka-priority ko dati, gusto ko pag direct ko na networker, one thing na pinaka-gusto kong ugali, black sheep. Ano yung black sheep? Matigas ang ulo. Bakit gusto ko sila? Kasi they have their own decision. Ang hirap ng tao na kung sino ang kausap, ah, tama ka. Ah, tama ka. Ah, tama. Walang mangyayari doon. May isa ako kaedad ko that time, mga 20 years old, 25. Nire-recruit ko ang sagot. Sige, maganda yan. Paalam mo na kay mama. Pag ganun ang sagot, hindi ko na pinapalo up. Ang tanda-tanda mo na, nagpapaalam ka pa sa nanay. Lalo na sa lalaki. Paalam ako sa asawa ko. Pambira naman sa akin. Ikaw lalaki, dapat ikaw ang nagde-decision. Now, ano ang point ko, guys? Bakit gusto ko yung black sheep? Kasi nga, doon ko nakikita ang leadership. Ang pagiging black sheep, it is a leadership na you're fighting for what you love. At ang daming tao, sabi nga nila, the richest place in the whole world is cemetery. Bakit ang daming pangarap doon ang hindi na nailabas? Nasama na nung namatay sila kasi ang daming taong takot. Takot sa sasabihin ng kapitbahay nila, takot sa sasabihin ng magulang nila, takot sa sasabihin ng ibang tao. Yan tanong kung mas kasama mo sarili mo, bakit mo pinoproblema yung ibang tao? Pag nagugutom ka ba, pinapakain ka ba nila? Sila ba ang tutupad ng pangarap mo? Eh bakit sila ang pinoproblema mo? Ang bottom line, do what makes you happy. Kaya nga sa mga parents, don't ever alter kung anong gusto ng anak nyo kasi masasayang yung talent nila. Lagi tayong sinasabi na we are all genius. Ang pag sinabing genius, genie in us. Kung familiar po kayo sa story ni Aladdin, si Aladdin meron siyang lampara na pag nirab mo, may lalabas na genie at anything na hingiin mo, ibibigay. Lahat tayo, meron tayo nun. Sinabi din sa Bible, Christ is in us. Nasa loob natin si Lord. Now, ang point doon, you should learn to fight kung ano ang gusto mo. Huwag na huwag kang papayag. May isa akong taong hindi ko tumakalimutan. Sabi ng mama niya, tumigil ka na mag-networking. Yung buti na lang, yung downline ko, medyo marunong sumagot. Sabi niya, ma, pagbigyan niyo po ako, nagawin ko yung gusto ko. Kasi itong gusto ko, magkamali man ako, at least ang sisisihin ko sarili ko. Ang pinakamasama, mama, what if ikaw yung magkamali? Masisisi kita habang buhay? Kaya antayin mo, true enough, ngayon yung anak niya, sobrang yaman, ang laki ng kinikita. Ngayon yung nanay niya, pag nasa loob siya ng bahay, ang tanong, anak, lumabas ka na. Mag-network ka. Nagbabago kasi nakakabukan na yung nanay. Di ba, pinagawa ng magad ng bahay din. Nag-iiba talaga. Kumbaga, no offense po sa mga parents. Lahat ng magulang mahal nila ang anak nila. But it doesn't guarantee tama lahat ng advice nila. Kasi walang magulang na nag-aaral pa paano maging magulang. Parang cup. Naalala niyo dati yung mga magulang, ininvestan yung anak sa cup, tapos afterwards yung cup nagsara. Di ba yung mga decision pa rin na mali? Kaya it's so unfair na magkakaroon po ng bata sa loob ng bahay na bata ka lang, huwag kang magsasalita, ako ang nakakatanda, ako tama. It's so unfair. Bakit? May alam ang bata na hindi alam ng matatanda at may alam ang matatanda na hindi alam na bata. Worst case scenario nga, mas madali pang turuan yung bata. Yung bata, iwanan mo ng cellphone, may nagtitext, nagka-call. Yung matanda, tinuturuan mo na. Grabe naman, ang hirap dito. Bakit? Kasi masyadong attached sa past. Kaya reminder sa mga parents, kung yung anak mo, di ba, alam mo, anak, mag-militar ka. Kung ang gusto ng anak mo mag-parlor, suporta kayo. Clear po ba tayo? Yes! Wala pong kasalanan ng anak. At huwag na huwag niyo pong i-compare yung anak mo sa isang mong anak. Anak, gayahin mo yung ate mo. Anak, gayahin mo yung bunso. Wow, kawawa po sila. Why? Lahat ng tao sa kwartong to, magkakaiba po tayo ng strength. Magkakaiba po tayo ng talent. Magkakaiba po tayo ng galing. At magkakaiba po tayo ng gusto sa mundo. Kaya huwag mong i-compare kasi meron isa dyan na magiging sobrang baba ang tingin niya sa sarili niya for the rest of his life. Kasi nga, na-compare sa isang tao na hindi naman siya pwedeng maging ganon. Ang pinakaki sa mundong to, you should learn to love kung ano ang nandyan. Example,
ang isda, hindi mo naman pipilitin lumangoy. Tama? Hindi mo pipilitin lumipat. Ang ibon, hindi mo pipilitin lumangoy. Ang puno, nagreklamo ka ba ang puno kung saan lumaki, hindi na lumipat ang pwesto? Or tinanggap mo? Tinanggap. In short, ang buhay natin normal, may mga darating na mananakit sa'yo. Hindi lahat kakampi mo. May mga dati kang kaibigan na tatraidorin ka. May minahal mo na iiwanan ka. May... Grabe. May mga desisyon ka na magkakamali ka. Pwedeng malugi ka ng pera. Pwedeng masaktan ka. It's common. That's life. Ang boring ng buhay kung masyadong perfect. At ang pinaka-boring palalo kung wala kang kalaban. Masarap magkaroon ng kalaban. Kung may mga kaibigan kang medyo pangit sa'yo, magpasalamat ka kasi dahil sa kanila, gumanda ka. Tama ba? Kung tingin mo sa sarili mo pangit ka, maghanap ka ng mas pangit sa'yo at gawin mo kaibigan. Diba? At least yung puro pangit yung kaibigan, ikaw yung gaganda. Dahil kumbaga, normal sa life na kailangan mo ng iba't ibang entity para mas magpaganda ng story mo. Okay, kaya huwag po kayong masaktan sa mga hindi po nag-join sa inyo. It's just normal. Sa mga nanangako mag-join, tapos hindi pa nag-join, okay lang din po. Wala pong problema yan. Okay? Now, dito sa employment, in short, ang dinudulo ko lang po sa inyo, guys, if yung normal routine na dinisign, kasi walang nagko-question sa atin, sino ang author ng education system natin, sino ang author ng employment, walang nagko-question. Kaya I'm giving you the right na mag-research. Mag-research po kayo ng lahat-lahat ng ito para mas maintindihan niyo po yung sinasabi ko at para hindi rin po unfair na parang sa akin lang po kayo nagbibase. Okay, basta in short, dulo ko, if you're going to follow this for the rest of your life, hindi po talaga kayo yaman. Kailangan niyo ng ibang sideline, kailangan niyo ng ibang source of income para yun ang pwede magpabago ng buhay niyo. Second na pwedeng choice natin para kumita ng pera at makuha natin mga dreams natin, ano to? Nasa akin pala yun. Business. The problem with business, kung wala ka na nga, networking nga nahihirapan ka, what more traditional business? Networking may uplines ka, traditional business, wala ka nang upline. At sa traditional business, for you to learn, kailangan mo munang malugi. Kaya may mga OFW ba nandito? Yes! Pinakamagandang negosyo, maging global kayo. Yes! Huwag kayong magninegosyo ng traditional, tapos ipapatiwala nyo sa kamag-anak nyo, kapatid nyo. Kasi kadalasan, since first time din yung katiwala nyo na mag-handle ng negosyo, si Semplang po yan. Ang tawag po dyan, fail. Ang ibig sabihin po ng fail, first attempt in learning. In short, stage po siya. Ang tanong kasi ganito, may pera ka, inipon mo. Tiniwala mo sa kapatid mo, pinanegosyo mo. Pag nalugi, maiintindihan mo ba na normal yan? Hindi, kasi hindi ka rin sanay. Kaya ang mangyayari kadalasan, magagalit ka sa kapatid mo, yung kapatid mo magagalit, mag-aaway lang kayo. Bakit maganda ang networking? Kasi ang negosyo mo, hindi mo gagawin mag-isa. Meron ibang magagaysay. Kaya nga sabi ko, ang networking right now, this is a gift from all of us. Kahit ordinaryo kang tao, pwede mong gawin. Mahiyain ka, pwede mong gawin. Wala kang hiya, pwede mong gawin. Mas advantage po sa'yo pag wala kang hiya kasi kahit sino pwede mong kausapin. Ang kagandahan ng networking bagay na po sa panahon ngayon. Bakit? Kahit saan ka, pwede mo siyang magawa. Ang problem sa traditional business, kung nagtayo ka ng negosyo dito sa Pasig, yung negosyo mo nasa Pasig lang. Ang networking, pag saan ka pumunta, basta may tao, may negosyo ka. Lalo pa ngayon, mas madali na po ang pag-networking. Sa mga hindi pa po member, basta marunong ka lang po mag-copy-paste. Ano yung copy-paste? Napakasimple. Ikaw to. Ito yung prospect mo. Nire-recruit mo. Ikaw pa ba mag-explain? Huwag mo na pahirapan sarili mo. Lumapit ka sa upline. Anong gagawin mo? Nag-uusap kayo sa Facebook. May tanong yung prospect. Ang tanong niya, paano ba gawin yung negosyo? Ikaw ba sasagot? Hindi. Yung tanong niya, i-forward mo sa upline mo. Yung upline mo ang pasagutin. Pag sumagot yung upline mo, i-forward mo ulit sa kanya. Pag may tanong na naman siya, ibalik mo na naman sa upline mo. In short, hindi ka mag-iisip. Basta marunong ka lang ng copy-paste. Ano yung copy-paste? Ctrl-B, Ctrl-C kung desktop ginagamit mo. Yun lang. Paano naging mahirap ang networking ngayon?
when we are starting way, way back before, yes, we do understand na mahirap po talagang networking kasi kailangan maging magaling sa public speaking. But as of now, ang dami pong kumikita sa AIM Global na hindi magagaling magsalita. Kilala niyo po ba yung isang top 20 ng AIM Global, si Amil? Yes. 72 or 71 years old. Sobra na. So, ilan bang senior citizen? 60? Yes. Si, lagpas. May lagpas ba sa senior citizen? Wala naman, no? 72, hindi rin siya pa. Tingin niyo ba napaka-energetic pa nun? Hindi na rin. Pero kumita siya, bakit? Yung ilalim niya yung magagaling. Sa ilalim niya magagaling ngayon, grabe, ang laki po ng kinikita nun. Isipin mo, nakahabol pa. At age of 72, naging successful pa. Kaya huwag kang malangkot sa sarili mo, may pag-asa ka pa. Ang networking po, para po siya yung cellphone. Sa mga hindi po naiintindihan, bakit siya cellphone? Kasi, nandun na lahat. Alam niyo po ba na ang mahal, ay yung cellphone nyo, ano meron dyan dati? Camera, radio, calculator, compass, flashlight, ngayon lahat na nandyan. Ganun din ang networking, all in one. Ako hindi po ako magugulat. Marami pong iba na mga tao na naririnig ko mga magulang, mahihayin ang anak ko, ipapajoin ko sa networking para mawala ang hiya. In short, nagiging parang mangtumas na po yung networking na lahat ng kailangan mo nandito na gusto mong yumaman, mag-networking ka. Gusto mong gumapal mo kamo at mawala ang hiya mo, mag-networking ka. Alam nyo ba kung may mga negosyo kayo, kung ano man ang ginagawa nyo sa mundo, tubero kayo, barbero kayo, may negosyo ka? Ano ba mga iba-ibang negosyo? Nagbibenta ka ng lupa, nagbibenta ka ng kahit ano? Ang pinaka-first na kailangan nyo gawin, mag-join ka sa networking. Bakit? Kung ako tubero, at kilala nyo akong tubero, at lahat kayo kaibigan ko, pag nasira ang inidoro nyo, sinong lalapitan nyo? Ikaw. Ako, di ang dami kong kliyente. Kaya kung iisipin mo, dun pa lang, ang laki na ng negosyo ng networking, kasi ang dami mong tao nagiging connections. Maliban pa yung totoo mismo, yung product, yung source of income talaga sa networking, yung ito pa, yung positive. Kaya sa manonood ka ng sine, dito ka nalang pumunta. Bakit mas maganda pumunta dito? Sa sinihan, magbabayad ka. Bakit masarap manood ng sine? Kasi pansamantala yung problema mo, nakakalimutan mo. Pag nanood ka ng sine, ay salamat, parang iba yung mundo ko. After manood ka ng sine, babalik ka ulit sa problema mo. Ang networking ko, tutulungan po namin kayo nang hindi nyo na kailangan kalimutan yung buhay nyo. Bakit? Sa sobrang ganda ng buhay nyo, hindi nyo na po siya kailangan kalimutan. Okay, sunod. Natututo po ba kayo? Yes! Okay. Now, bakit kailangan nyo mag-join sa AIM? Okay? Ano ang meron sa AIM Global? Kasi naming networking company, may mga pioneering, halos taon-taon may nagtataaksyo, buwan-buwan nga po may mga nagtatayo ng networking. Pero bakit kailangan sa AIM? Ano ba ang meron sa AIM Global na even ibang networking company, aminado po sila na tayo yung pinakamalakas at tayo yung pinakamaganda? Number one, 12 years na po tayo. We are the only networking company na nag 12 years straight, na tuloy-tuloy, na hanggang ngayon po, lalo tayong lumalakas ng lumalakas. Bakit pini-emphasis ang 12 years? Guys, huwag na huwag kayong sasali sa mga pioneering. Napaka-crucial ng pioneering. Bakit? Normally, on their first one year, 90% nagsasara. Bakit nagsasara? Kasi ang dami pong dadaanan nila, ang dami pang iba't ibang learning curve nila. Unless sa atin, na wala ka ng ibang iisipin, i-invite mo na lang yung mga kaibigan at kakilala mo. Sunod, billion peso company na po tayo. Pag sinabing billion peso company, imagine mo, gaano ka-big time na po ang AIM. Na ako, alang alala ko pa noon pa paano po nagsimula. Alam niyo McDo Shell? Yes. Yung second floor po noon, yung taas noon, naging office po natin noong nagsisimula tayo. Nung ginagawa pa lang dito yung third floor, naging office po natin pansamantala yun. Ganun po, sobrang ang humble beginning ng AIM na ngayon nga pag binabalikan po namin, talagang sobrang nakakakilig kasi in a very short span of time, sobrang dami po ang yumaman, sobrang dami nagbago ang buhay. Sunod, quality products. May mga ibang networking company po, pag tinanong mo saan yung products nyo galing, hindi nila masagot. Kasi sila mismo, alam nila kung saan lang talaga galing. Kaya parang hindi sila nagiging proud.
Kami po, yearly po pupunta kami ng United States na nakakita po talaga namin gaano kagaganda ang products natin. Ako, isa pa pong pinakagusto ko, alam nyo pa, this coming year, mag-o-open na po tayo sa Europe. Yeah. At meron po tayong product na tinatawag na E24/7. Exclusive po yung ginawa para sa InGlobal. Ginawa lang puro yun para sa Europe market natin. Ilan population ng Europe? 1 billion. Kaya paano mo sasabing una-unahan, eh meron ka pang 1 billion market sa Europe. Eh ang kagandahan dito, ang Pilipino, napakarami natin kamag-anak. One way or another, thank you, one way or another, may kakilala kayo at kaibigan na nasa ibang bansa. And eto guys, bigyan ko pa kayo ng tip. Nag-meeting po kami, this, I think last week, kung di kakamali, last week meeting kami. And nagkaroon po kami ng vouchers na kami po mga top, HOF and top 20, iikot po kami sa buong mundo at buong Pilipinas para matulungan namin kayo magpalaki ng mga grupo nyo. Hindi nyo na po kailangan basta-basta pumunta ng ibang bansa. Kung saan namin nababalitaan na may malaking grupo, kami po pupunta doon, kami mag-aasikaso ng grupo nyo, kami po magpapalaki para matulungan po namin kayo. In short, kami po ang magiging downline nyo. Kaya kung gusto nyo po na first hand kami po mag-handle, magpalaki ka sa iba't ibang bansa, lalo sa mga binubuksan natin, magpalaki po kayo doon, kami na po ang bahala, mag-aabang ka na lang ng pairing. Okay po ba yun? I'm sure aware din naman po kayo nung nawala po si Sir FM. Parang para sa amin, nakita namin yung grabing sacrifices niya para lang matulungan niya buong AIM, especially buong distributor. Kaya for us, gusto lang po namin dugtungan yung ginawang legacy ni Sir FM na kung kami natulungan niyang Yumayaman ng sobra-sobra, gusto naman namin, kayo naman ang matulungan namin na Yumayaman. Okay po ngayon? Yes! Sunod! Hybrid marketing plan. Napakaganda po ng marketing plan natin kasi until now, tumuloy-tuloy po yung kita. Meron tayong binary, meron tayong unilevel, meron tayong stair steps. Ako po mismo alone, sa stair steps, wag na po sa unilevel at sa binary kasi talagang malaki po ang binary namin. Stair steps alone, mababa na po, malas na po ang kalahating milyon buwan-buwan po. Sa dami po ng gumagamit ng toothpaste, nagkakape, nagpapapayat. Imagine mo 10 years na trabaho, may dagdag kang income. Gaano maganda ang kalahating milyon? Guys, wala ka nang ginagawa, walang nire-recruit. Gumagamit lang ng products, automatic, ganun kalaki ang kita mo. Not bad for 10 years na paghahataw. Yung stair steps po, bonus lang yun. Kasi meron ba pong stair steps? Yun po ang mas malaki po. Yung 11, hindi ganun kalaki. Pero stair step talaga sobrang pong laki. Okay? Sunod. Umabot po tayo sa top 1,000 corporation na awarded po tayo before ng BIR na isa po tayo sa pinakamalaking magbayad ng tax. Kaya ibig sabihin po, legal po talaga tayo. Sunod, first ever to use Philippine Arena. Ako, I'm very proud to say that InGlobal is the only networking company na gumamit ng Philippine Arena for 4 consecutive years at punong-puno tayo palagi. Kaya isa lang ang tanong ko, next year sa anniversary natin, ilan ka kaya dun? Huwag naman po kung mag-isa ka this year, next year mag-isa ka na naman, di ba? Dapat kumakapal ka. Kasi, teka lang, inom mo na ako. Kasi po guys, di ba last, ano pa yan, this year, ilan delegates natin? Umabot tayo almost 700 na mga iba't ibang lahi na lumuwas. Expect nyo by next year, baka mag times 5 pa po yan. Kaya ang tanong ko doon, ilan doon ang downline mo? Kaya guys, hatawin nyo na, palaki kayo ng grupo kasi ang nag-aasikaso noon pag umuwi na sila dito in global. Grabe po ang in global mag-support sa atin. Mama, i-elaborate ko po siya ng konti. Sunod, bukas na po tayo sa iba't ibang bansa, especially because of in world, mas napadali po natin pag-expand sa iba't ibang countries. And part po tayo ng Guinness World Record. Kaya, sino ang nandyan nung nagkaroon po tayo ng human smiley? Pwede kitaas ang kamay? O, dapat bumili ka nung Guinness na yon, tapos ikwento mo sa mga kapatid mo, kamag-anak mo, nakasama ka dun.
Kasi isipin mo ako, hindi ko man lang mag-aakala na magiging part ako ng Guinness because of that. Okay? And lastly, pro-distributor. Guys, bakit ang Inglobal lumaki ng sobra? Because sa support ng management. Gaano ka-supportive ang management? Alam niyo po ba bakit may mga ibang distributor ng Inglobal na kumita ng sobrang laki kahit hindi magagaling? Nabababaan. Bigyan ko po kayo ng idea. Our company is spending more than 3 million to 4 million per month para lang gastos, para maikutan ang lahat ng mga downlines sa buong Pilipinas at buong mundo. Ulitin ko every month. Kaya nga, napakaswerte nyo ngayon bakit. Nandito po sa kabila, this is the office of international ng mga speaker natin. Yung nandito po, sila ang mag-aasikaso ng lahat ng downlines natin sa iba't ibang bansa. Ang gagawin mo lang, matututo ka lang mag-online, maghahanap ka ng country target mo, pag nagustuhan mo yung country target mo, magpalaki ka doon, pag may nag-join sa'yo, i-endorse mo sa kanila, once na ma-endorse mo, sila na bahala. Ano pa ba ang gagawin nyo? Magre-record ka ulit, tapos i-endorse mo lang sa kanila. Gaano paganda yung ganon? May mga ibang company na kailangan pang lumuwas kasi walang ibang mag-aasikaso kaya hindi sila lumalaki. Pero sa atin, gumagastos ng gumagastos ang company na kailangan nilang, actually po ang kulang po ngayon, kulang pa po tayo ng speaker. Sobrang kulang po tayo ng speaker na pinapadala sa iba't ibang bansa para makasupport. Kaya para sa akin guys, samantalahin yung pagkakataon na to kasi hindi po araw-araw may ganito kagandang nangyayari. Kaya kung gusto mo lumaki ka ng iba't ibang bansa, familiar po ba kayo kay Elias? Yes! Papatayin to. Si Elias, in a span of 3 years, naging top 5. No wonder, sabi ko, hindi ako magtataka na pagdating ng oras. Sila yung pinakamaglalaki kasi ang Africa itself, 1 billion ang population. Since 1 billion po ang population nila, ang laki pa po ng market. Kaya nga kami mismo, gigil na gigil din mag-expand sa iba't ibang bansa. Kasi ang sarap din kausap ng mga iba't ibang lahi na sila mismo ang nababaliw sa atin. Kaya para sa akin guys, huwag kayong papayag na matatapos tong taon na to nang hindi ka magkakaroon ng downline na ibang lahi. Yes! Okay, okay, now, adapt the culture. Ano yung culture? Now, guys, this is the ABC. This will be just be very, very quick. Number one, yung attitude mo dapat incline at bagay siya sa nangyayari sa networking. Alam na natin, iba ang mundo ng networking. Pag nag-networking ka, may mga jargon tayong words na tayo nakakaintindi. Kaliwa, kanan, pay-in, power, grabe, 1 million, 2 million. Hindi ka pa yayaman dito pag nahihiya ka pa mag-power. Kaya sa mga nahihiya pa po mag-power, medyo malayo-layo ka pa po ng konti. Sa mga hindi pa kayo mag-1 million, 2 million, ang malayo-layo ka pa po. Dapat maging normal sa'yo ang lingwahe ng mga networker. At the same time, wala pong negative sa mundo. Walang negative, walang positive, depende sa tumitingin. Bigyan ko ng example. Kung may kotse ka at nagagasgas niyo yung kotse mo, magpasalamat ka. Kasi it is a reminder na may kotse ka. Yung mga hindi po nagagasgasan, wala pong mga kotse yan. Kaya po ba? Kung nautangan ka at hindi nagbabayad, magpasalamat ka, at least may reason ka lang para tumanggi sa kanya sa susunod. Kung pinautang mo pa rin sa ikon, may kasalanan, hindi na siya. In short, ang dami natin pwedeng ipagpasalamat. Once na networker kayo, anong dapat? Positive, negative? Positive! Pag nagugutom ka at wala kang makain, positive, negative? Positive! Instead na magreklamo ka at magdrama ka na grabe wala na akong kinakain, isipin mo na lang nagda-diet ka. Yes! Tama? Tama! Magpasalamat ka, Lord. Thank you dahil sa'yo nakakapag-diet po ako ng walang ka-effort. Yes! Okay. Naglalakad ka, wala kang pamasahe, ang layo-lagi nang nilalakad nung pumunta sa mga prospect mo, sa mga buyers mo. Okay lang. Ano dapat? Positive, negative? Positive! Kesa magreklamo ka, bakit ka naglalakad? Ang sabihin mo, Lord, thank you. Nagka-cardio ako. Normal ang paglalakad sa akin. Ang mayayaman, pumunta ng gym, nagbabayad para lang mag-cardio. Ikaw, hindi mo na kailangan pumunta ng gym kasi normal sa'yo yung cardio. In shortcut, anong nangyayari sa'yo? Just be thankful about it. Tandaan mo, lahat dito nagbabago. Kaya kung down na down ka ngayon, at ang buhay yung bagsak na bagsak, wala kang pera, iniwan ka ng relasyon mo, iniwan ka ng mga kaibigan mo, pinagtatawanan ka pa ng sobra, yung bagsak!